Live mula sa ABS-CBN News Center, Batangas. Ito ang TV Patrol Southern Tagalog. Magandang hapon, Southern Tagalog. Ako si Jonathan Maestrado. Sa buong timog Katagalugan, Rizal ang pinakamaraming kaso ng COVID-19. Sa record ng DOH Calabarzon hanggang kahapon, 44 ang mula sa lungsod ng Antipolo. 33 naman ang taga-Kaigta, 16 ang mula sa Taytay, 11 sa San Mateo, 6 ang taga-Binangonan, 4 mula sa Rodriguez, 2 sa Cardona, Halahala, Morong at Teresa, at 1 sa bayan ng Baras at Angono. Umakyat na sa 53 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Cavite. Sa tala ng DOH Calabarzon kahapon, 16 ang mula sa lungsod ng Bacoor, 8 ang taga Dasmariñas, 6 ang mula sa Imus, 4 mula sa Naik, 3 sa Noveleta, 2 sa General Trias, Silang at Rosario, at 1 sa Alfonso, General Emilio Aguinaldo, Indang, Maragondon, Mendez at Ternate. Ayon naman po sa update ng DOH Calabarzon ngayong hanggang alas 3 ng hapon, 38 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Batangas. 11 ang kumpirmadong kaso mula sa lungsod ng Batangas. 8 naman ang mula sa Lipa City. 4 sa Tanawan at Nasugbu at 2 mula sa bayan ng Cuenca. May 1 kaso sa mga bayan ng Alitagtag, Talaka, Lemery, Lian, Lobo, Mabini, Padre Garcia, San Pascual at Santo Tomas. Inirekomenda po ni Mayor Eric Africa sa mga punong barangay ang pag-total lockdown sa mga barangay sa Lipa na may kaso ng COVID-19. Nagpapatrol, April, magpantay. Ipinaliwanag ni Mayor Eric Africa ang pagkakaiba ng idineklara niyang lockdown sa buong Lipa City at ang hinihiling ng marami na total lockdown. Sa umiiral na lockdown ayon kay Africa, naghigpit ang PNP checkpoints at nagpatupad ng quarantine pass. Ang total lockdown naman umano ay pinatutupad sa mga barangay na nagkaroon ng positibong kaso ng COVID-19. Ang Lipa po ay lockdown na. Pero meron po tayong tinatawag na total lockdown doon sa mga barangay na meron pong positive case. Ito po ay base po sa rekomendasyon ng ating pong PNP. Sa ngayon, ayon kay Africa, mga barangay ng Bagong Puok, Banay-Banay, Barangay Uno, Dagatan at Kumba ang may total lockdown. Pero ito po ay hindi po mandatory sa mga kapitan. Ito po ay depende rin po sa mga kapitan kung total or partial sa kanilang barangay ang lockdown. Sa mga barangay na naka-total lockdown, hindi maaaring lumabas sa mga residente papunta sa ibang barangay kahit pa may home quarantine pass. Sa loob ng barangay lang pwedeng mamili ng pagkain at gamot. Lahat po ng barangay ay kami po ay nag-set up na. Talipapa sa kanilang mga lugar. Yung iba po nga pong barangay ay kahit hindi total lockdown, ay sila ay meron na rin po. Pinalakasin po natin yung mga kooperatiba sa kanilang barangay. Nagbigay po tayo ng 50,000 na pondo para mag-set up po ng talipapa. Ipinaalala naman ito na ang mga barangay checkpoints ay para sa pag-monitor lamang ng paglabas-pasok ng mga residente. Mga kasapi ng Barangay Health and Emergency Response Team of Birth ang nakapwesto rito at dapat may paalam sa pulisya. Hindi po kakayanin ng PNP, may 100 lamang ang ating PNP personnel kasama na po nasa Administrative Division, ay may 72 po tayong barangays. Sa exempted ayon sa guidelines ng Enhanced Community Quarantine, may fast lane sa mga police checkpoints para di maabala. April Magpantay, ABS-CBN News. Uumpisahan na sa Lunes ng Kapitolyo ng Batangas ang pagbibigay ng cash assistance sa mga barangay sa lalawigan kaugnay ng Enhanced Community Quarantine dahil sa COVID-19. Sa pahayag ng Batangas PIO, may kabuuang 72 million pesos ito na ipapamahagi sa mahigit 1,000 barangay. Paglilinaw lang nito, ayon sa dami ng populasyon ng barangay ang halaga ng pera na ibibigay. Uunahin o manong bigyan ang pinakanangangailangan o walang kahit anong pinagkakakitaan dahil sa Enhanced Community Quarantine. May aasahan pa o manong susunod na tulong ang mga Batanggenyo mula sa Kapitolyo bukod sa matatanggap na pinansyal na ayuda sa national government, city at municipal government at barangay council.
6 ang nadagdag na kaso ng COVID-19 sa Laguna. Base sa pinakahuling tala ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna hanggang kaninang umaga, umakyat na sa 66 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong probinsya. Nadagdagan ng 2 ang Santa Rosa, kaya 15 na ang kaso rito. 12 naman sa San Pedro, 9 sa Binyan, 9 sa Calamba, 5 sa Los Baños dahil nadagdagan ng 1 kahapon, 3 sa Cabuyao, 3 sa Mahayhay, 2 na rin sa Pila dahil nadagdagan din ito ng 1 kahapon, habang nananatiling tigiisa ang mga bayan ng Alaminos, Bae, Calawan, Lumbang, Nagcarlan, San Pablo at Victoria. 6 na ang namatay na COVID-19 positive sa Laguna, habang mula sa 3 ay 5 na ang gumagaling sa COVID-19 o gumaling sa COVID-19 sa Laguna. Nasa 828 ang patients under investigation, 13,321 pa rin ang kabuuang bilang ng PUM, kung saan ang 5,644 dito ay patuloy na minomonitor habang ang natitira ay cleared na. Nasa 200 biyahero na na-stranded sa boundary ng Santo Tomas City at Alaminos dahil sa lockdown sa Laguna, nakauwi na ng Quezon at Bicol ayon sa provincial government. Nagpapatrol, Dayan Localiano. Misto lang nasa campsite ang mga biyaherong stranded sa boundary ng Santo Tomas, Batangas at Alaminos, Laguna noong March 29. Idinaan nila sa social media ang panawagan na payagan silang makalusot sa checkpoint para makauwi na sa Quezon at Bicol region. Ayon sa isa sa kanila, karamihan sa halos 200 stranded na kasama niya ay naglakad mula sa NCR na inabutan ng lockdown sa Laguna. Ayon kay Laguna Governor Ramil Hernandez, pumayag na siya sa mungkahi ng mga kinauukulan sa Bicol na masundo ng bus pauwi ng Quezon at Bicol. Ibinigay din umano ng provincial government ang mga pangangailangan nila habang naghihintay ng magsusundong bus. Kung may maiiwan pa, ay pulisya at militar na ang maghahatid. Kulang-kulang 200 na tao. At nakater naman sila ng ayos. Nabigyan din sila ng mga assistance sa pagkain kung nasang area sila. At yung tulong naman nandun, talaga lang na-stranded sila doon sa area. Kahapon, kinumpirma ng Laguna Provincial Government na na-pick up na ng bus ang mga stranded noong Lunes at Martes. Kaya-kaya natin to, sabi nga ni Governor Ramil, ay matatapos din po itong problemang ito. At sumunod lang po tayo sa patakaran ng gobyerno mula nasyonal hanggang sa level po ng barangay. Kung sinabi pong stay at home lang po tayo, huwag tayong lumabas. Nakikita naman po natin, gumagalaw po ang sistema nila para matulungan po yung kanilang mga kabarangay. Umaasa ang Laguna government na wala nang katulad na insidente na mangyayari, lalo't alam naman na ng publiko na lockdown ang Laguna. Tanging authorized persons outside residence o APOR, gaya ng medical frontliners at naghahatid ng essential goods at services, ang pinapayagan na makalusot sa police checkpoints. Dayan Localiano, ABS-CBN News. 80 na stranded sa boundary ng Quezon at Del Gallego, Camarines Sur ang tinanggap ng 9th Infantry Division ng Philippine Army. Dinala sila sa isang temporary isolation facility sa loob ng Camp Elias Angeles sa Pili, Camarines Sur para sa 14-day quarantine. 32 sa mga ito ay mula sa Masbate at Surigao. Ang natitirang 16 ay mula naman sa General Santos City. Dumaan muna sa medical check-up ang mga ito bago binigyan ng mga basic necessities tulad ng toiletries at pagkain. Handa naman umanong tumanggap ang militar ng mga individual na naaapektuhan ng enhanced community quarantine tulad ng staging area o temporary quarantine facility. Kanya-kanya ngayong diskarte ang mga barangay officials sa buong bansa para makumbinsi ang mga residente na pumirmi lang muna sa loob ng bahay habang umiiral ang enhanced community quarantine. Sa isang barangay sa bayan ng San Andres, Catanduanes, bukod sa idineklara ng punong barangay ang lockdown, gabi-gabi niyang ipinaiikot sa komunidad ang isang ataol habang ang mga tanod nag-costume bilang Grim Reaper o si Kamatayan. Nagpapatrol si Jose Carretero ng ABS-CBN Legazpi. Ganito ang eksena sa Barangay Divino Rostro sa San Andres, Catanduanes tuwing sasapit ang alas 8 ng gabi. May nakaparadang kabaong at naglalabasan ang mga Grim Reaper o taga-sundo. Nakakapangilabot ang tunog habang nag-iikot sa mga eskinita, pati ang mga aso nagtatahulan. Ito ang naisip na paraan ng punong barangay ng Divino Rostro para mas mahikayat ang kanyang mga residente na sumunod sa home quarantine. Naisip din namin yung kakaiba para ma-motivate yung tao, madisiplina yung mga tao
na mag-stick sa bahay para hindi sumuway. Yun ang naisip namin, yung tagapagsundo, yung Grim Reaper. Saka may kabang rin kami, yeah, para kumpleto na. Kung hindi sila magsumunod sa pinapatupad ng batas ng gobyerno, eh, yun ang posibleng mangyayari sa kanila. Ayon kay Cap Sammy, marami ang kinikilabutan sa tuwing dumaraan sila, kaya nawala ang mga gumagala sa gabi. Ganun naman ang impact, magmatanda, takot na lumabas ng bahay. Mga barangay Tanod ang nagsisilbing tagasundo at ang kabaong galing sa barangay Kagawad na may-ari ng punerarya. Ayon kay Cap Sammy, magtutuloy-tuloy itong pakulo nila para maiwasang makapasok sa barangay ang coronavirus lalo't malapit ang kanilang barangay sa Pantalan ng San Andres. Sa umaga naman, ang gimmick ni Kapitan mag-ikot sa mga bahay-bahay para tingnan kung sino ang pamilyang disiplinado sa pagsunod sa home quarantine. Ang panalo, binibigyan ng 3 kilong bigas. Pero dahil maliit lang ang barangay, aminado si Cap Sammy wala na silang bigas pang maipamimigay sa mga susunod na araw. Kaya tulong din ang hiling nila para sa kanilang mga residente. Jose Caritero, EBS-CBN News. 11 pa rin ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Quezon. Ayon sa Quezon PIO, 2 ang nadagdag dito hanggang kahapon. Dadagdag dito si patient 10 ng lalawigan na isang 79 years old na lalaking nagtaga-unisan, habang si patient 11 naman ay 23 anyos na babae na taga-Sariaya. Nananatiling 245 ang bilang ng PUI sa probinsya. Nananatiling 4 ang namatay na PUI sa Quezon, kung saan 2 sa mga ito ang nagnegatibo naman sa COVID-19. Bente-kwatro anyos na lalaking estudyante arestado sa pagtutulak ng hihinalang marijuana sa gitna ng pinaigting na community quarantine. Nagpapatrol, Andrew Bernardo. Arestado sa ikinasang bypass operation ng pulisya at PIDEA Calabarzon sa isang subdivision sa Barangay Mabini, Lipa City kahapon, ang isang 24-anyos na binata. Kinilala ang suspect na si John Brian Cotoco na nabilhan ng hinihinalang marijuana ng pulis na nagpanggap na buyer. Isang buwan din umanong tiniktikan ng PIDEA at PNP ang suspect. Naghanda sila ng 5 piraso ng 1,000 peso bill, nagpa-blatter sila sa aming desk officer, tapos nagplano sila sa gagawing bypass operation laban kay John Brian Cotoco alias Brian. Nakuhaan siya ng 10 pieces tape shield self-sealing transparent plastic sachet containing suspected dried marijuana leaves. Halos nasa 500 gramo ang timbang ng nakumpiskang hinihinalang marijuana sa suspect. 60,000 piso umano ang street value nito. Newly identified drug personality ang suspect ng Lipa City. Sa mga kababayan po natin, hindi man niya apat po tayo ay lockdown. Yung pong nagbabalak na gumawa ng masama, huwag na po ninyong ituloy. Kasi po ang mga kapulisan po ay dire-diretso pa rin ang pagmomonitor. Kinumpiska rin ang otoridad ang motor ng suspect na kinasuhan na ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kanina. Andrew Bernardo, ABS-CBN News. Naaresto ang 2 babae sa magkahiwalay na police operation ng CIDG sa Bungabong Oriental, Mindoro noong isang araw. Ito ay matapos mahuling nag-hoard at nagbebenta ng overpriced na isopropyl alcohol ang 2. Nakumpiska kina Maricel Romero at Regilin Belderol ang nasa 123 piraso na tig 100 ml na alcohol at 6 na alcohol pads. Aabot sa halagang 12,300 pesos ang mga ito. Paglabag sa RA 11469 at RA 9711 ang ikinaso sa 2 suspect. Pinaaga ng Government Service Insurance System o GSIS ang pagre-release ng pensyon na dapat sana ay tuwing 8 ng buwan na usual crediting date. Ayon kay GSIS President Rolando Makasaet,
idiniposito na umano nila ang mga nasabing pensyon noong isang araw, kaya't matatanggap na ito ng lahat ng pensioners simula kahapon. Ayon pa kay Makasait, ito ay para matulungan ang mga pensioners, lalo na ang mga senior citizens sa kinakaharap na krisis sa COVID-19 at sa umiiral na quarantine. Naglaan din umano ng 5.7 billion pesos ang State Pension Fund para sa monthly pension ng mahigit kalahating milyong pensioners sa bansa. Nauna nang pinalawig ng GSIS ang deadline ng annual pensioners information revalidation hanggang May 15, 2020. Limang ospital sa Calabarzon ang kinukonsidera ngayon ng Department of Health na maging COVID-19 testing laboratory. Sa Laguna, nasa stage 2 na ang accreditation ng Laguna Provincial Hospital sa Santa Cruz at San Pablo District Hospital. Nasa stage 1 naman ang Batangas Medical Center sa Batangas City. Sa Cavite, nasa stage 1 accreditation na rin ang Southern Tagalog Regional Hospital sa Bacoor City at General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital sa 13 Martires, Cavite. Kung makapasa hanggang sa stage 5, magiging mabilis na umano ang paglalabas ng resulta ng mga swab test ng mga pasyenteng hinihinalang may COVID-19. Maari na kasing magkaroon ng full implementation ang mga ospital na ito, katulad ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Pag-aalaga ng gulayan, libangan ngayon ng mag-asawang senior citizen sa Nahuan Oriental, Mindoro para maibsan ang pangamba sa COVID-19 at community quarantine. Nagpapatrol, Andrew Bernardo. Sa Metro Manila, inabutan ng enhanced community quarantine ang tatlong anak ng mag-asawang Romulo at Nancy Cesar. Kwento ni Nanay Nancy, magbabakasyon raw sana ang mga anak sa kanila sa Barangay Antipolo na Nahuan Oriental, Mindoro ngayong Holy Week. Pero hindi na mangyayari dahil sa banta ng sakit na COVID-19. Magkahalong pangungulila at pangamba ngayon ang nararamdaman nilang mag-asawa, lalo't na sa itinuturing na epicentro ng COVID-19 ang mga anak. Sobra hong kaba. Takot ang aking nararamdaman, lalo na nga ho at malayo ang aking mga anak. Tapos unang-una ho yung sa lugar ho ng mga anak ko, nandun ho yung sakit na tinatawag natin COVID-19. Kaya, bukod sa pangungumusta sa pamamagitan ng text at tawag, isa pa sa ginagawa ngayon ng mag-asawa para malibang ay ang araw-araw na paglilinis sa paligid at pag-aasikaso ng kanilang gulayan. Sinimulan umano nila ang lalo pang pagpapaganda sa hardin ng ipatupad ang quarantine 2 linggo na ang nakakaraan. Ngayon, puno na ng gulay at prutas ang kanilang bakuran. Ganun na lang ho ang aking kaba, kaya tinutukong ko na lang ho ang aking panahon at dito ho sa aking paghahalaman para kahit paano, hindi ko na ho sila masyadong pakaisipin at nang hindi ho ako nai-stress masyado. Nagsisilbi rin umanong ehersisyo nilang mag-asawa ang pagtatanim. Napapanatili rin umano nila ang social distancing dahil sa halip na magpunta ng palengke ay dito na sila kumukuha ng kanilang makakain. Matatagpuan dito ang ilang gulay tulad ng labanos at ampalaya at pangrikado tulad ng kamatis at bawang. Mayroon din ditong panghimagas na mga prutas tulad ng pipino, magic fruit, suha, rambutan, guyabano, atis, lansones at ubas. Sa halip muna tayo maglaboy-laboy, mga apitbahay, magkalat sa karasada, may ginaho yung nasa loob tayo ng ating bakuran para nakakapagtanim tayo ng ating mga halaman. Pagdating ng araw, meron tayong aanihin kaysa sa bibili pa tayo. E samantalang meron naman tayo pwede gawin dito sa ating kapaligiran. Sayang naman ho yung lupa na bakante kung hindi naman ho natin pagyayamanin at hindi natin tataniman kahit na anong klase ng gulay. Para sa lokal na pamahalaan, magsilbi raw sanang magandang halimbawa sa kanilang komunidad ang ginagawa ngayong may community quarantine ng mag-asawang Cesar. Magandang gawain kasi tanim ang nakalimutan mga ngayon dahil mga ready, marami na rin may mga naglumadali na pag sa kanila yung pangan mo ngayon. Dito nakita na yung mga may tanim, for the long bigay ng mga puto seeds para itanim. Kaunti lang yung mga may halaman sa kanila. May naitala ng kaso ng COVID-19 sa Calapan City.
na nasa kalahating oras lang ang layo sa bayan ng Nauhan. Dahil dito, nilockdown ng alkalde ang Nauhan na nananatiling COVID-19 free pa rin. Andrew Bernardo, ABS-CBN News. Mobile talipapa, aarangkada na sa Lunes bilang solusyon ng lokal na pamahalaan sa hindi masunod-sunod na social distancing sa mga palengke sa Calamba City. Nagpapatrol, Dayan Loqueliano. Puna ng ilang netizen sa Calamba City, Laguna. Maraming kababayan nila ang hindi sumusunod sa social distancing, habang may netizens na pinuna ang maluwag umanong pagpapatupad nito. Pero paliwanag ni Mayor Timmy Chepeco, may social distancing sila. We keep on telling people that for them, number one, to stay at home. Aminado si Chepeco na madalas sa mga palengke ang kumpulan ng mga tao, pero may solusyon na umano dito ang LGU. Ito ang pagtatalaga ng schedule ng pamamalengke ng bawat barangay na gumugulo dahil raw sa irresponsabling mga online posts. When that came out, it created panic. We're trying to do our best in this situation. Para maiwasan na ang dagsa ng tao sa mga palengke, magtatayo ng 15 mobile talipapa ang LGU. May revolving fund na 30,000 piso ang bawat mobile talipapa na magsisimula na sa pag-iikot sa mga barangay sa susunod na linggo. Puspusan ngayon ang disinfection at decontamination sa buong lungsod, katulong ng LGU, BFP at pulisya. Siyam na kasi ang COVID-19 confirmed cases sa Calamba. Dayan Loqueliano, ABS-CBN News. Pinabulaanan ng DOH ang ilang kumakalat na fake news na may kaugnayan sa COVID-19 sa bansa. Isa na rito ang umano'y military helicopter na mag-spray ng pestisidyo laban sa coronavirus. Ayon sa ahensya, ang pestisidyo ay gumagana lamang sa mga peste at hindi sa virus. Ang pinakamahusay na paraan pa rin para maiwasan ang COVID-19 ay ang paghuhugas ng kamay, pagtakip ng bibig at ilong kung uubo at babahing at social distancing. Pinabulaanan rin ng DOH ang fake news na nagsasabing simula noong March 23 hanggang ngayong araw, April 3, ang peak ng virus sa bansa, kung saan maglalabasan umano ang mga positibo, kung kaya't huwag lumabas sa tahanan. Pero ayon po sa DOH, bukod sa hindi galing sa kanila o sa World Health Organization, ang mensahe na ito ay may inconsistency ito at muli mali ang gamit ng mga salita. Ngunit pinapayuhan pa rin ng ang publiko na manatili sa mga tahanan, lalo na ang mga senior citizen, may sakit at mahihina ang resistensya. Para po maiwasang mabiktima ng fake news, suriin muna ng mabuti ang post, tingnan kung meron itong inconsistencies, mas mainam din kung magtatanong sa mga eksperto o lehitimong news agency at kumuha lang ng impormasyon mula sa health authorities, partikular ang DOH at WHO. Ilang NGO sa Lipa City nagsanib-puwersa para ipamahagi ang nalikom na donasyong alcohol at face mask sa mga frontliner. Mag-asawang Lipeño naman, itinigil muna ang printing business para magtahi ng washable face mask para din sa mga frontliner. Nagpapatrol, April Magpantay. Mula sa mga ritaso, ang paggawa ng face mask ang pinagkaabalahan ngayon ng mag-asawang Jojo at Aileen Pasha ng Barangay Antipolo del Norte, Lipa City. Ayon kay Jojo, itinigil muna nila ang negosyong t-shirt at photo printing at nagtahi ng washable face mask para libreng ipamigay sa frontliners. Kasi naisip namin kulang yung mga frontliner. Eh may mga retaso naman dito sa Camigar. To sabi ng asawa ko, pagtabas mo ko ng tela, then siya daw yung mananahi, para naman may pamigay namin doon sa mga nangangailangan. Ang kanyang may bahay, natuto ng pagtahi ng face mask dahil sa YouTube. Nananay po ako ng face mask. Yun na lang ang pwede kong maitulog dahil bawal nga po lumabas. Hindi naman talaga ako marunong manahe. Eh, kumbagay, may YouTube naman, kahit face mask lang, mas masarap tumulong kaysa sa babayadan nila. Mahigit 100 face mask ang unang batch nila. Problema lang kung paano ito maipapamahagi, kaya naisipan nilang magpadala ng mensahe sa TV Patrol Southern Tagalog Facebook page. Noong isang araw, naipabigay na ito ng ABS-CBN News sa nangangailangang frontliners tulad ng mga nagtitinda, gwardiya, tanod at pulis na nasa checkpoints. Mask, thank you sir. Thank you. Mas,
Maging senior citizens na pinaka-vulnerable sa sakit, nabigyan. Saan ipantakip na rin po sa amin kasi marami pong taong nadaan. Siyempre, iba po yung may face mask po kami. Malagaw sa amin. Bakit po? Siyempre, nag-iingat po kami sa aming sarili din. At kami nag-ano dito. Thank you. Maraming salamat. Para sa isang banda, malaking tulong yun sa amin. Kasi kami lagi nasa kalsada araw-araw. Yung tulong kahit maliit na bagay, isang napakalaking pasalamat para sa inyo. Nagsanipwersa naman ng ilang non-government organizations sa Lipa para personal na mamigay ng face mask at alcohol sa frontliners. Galing umano ang mga ito sa mga Lipeño na nais magpaabot ng tulong sa mga kababayan kahit nasa ibang panig ng bansa at mundo. Siguro ang laging kasabihan namin ng grupo namin, mas masarap yung tumutulong kasi tinutulungan. Ang grupo ni Raymar at ang mag-asawang Pasha, mga patunay na sa kabila ng krisis na pinagdaraanan, humahanap ng paraan ng mga Pilipino para makapagbigay ng pag-asa at maiparamdam ang pagmamalasakit sa isa't isa. April Magpantay, ABS-CBN News. Maraming salamat po sa inyo. At yan ang kabuuan ng TV Patrol Southern Tagalog. Sama-sama tayo sa pagtulong dahil tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya. Maraming salamat. Happy weekend. Stay at home at magandang gabi.